Dismayado kami, no? To say the least, dun sa commission on appointments. Dahil hindi nito tinignan yung buong dahilan kung bakit hindi karapat-dapat si Castriciones sa DAR. Una sa lahat, batay sa batas ng Agrarian Reform Law, ang sabi po rito, ang uupo sa commission sa DAR ay dapat may 5 taong experience bilang agrarian reform advocate or involved sa agrarian reform. Sa tulad lang, si Kapaeng more than qualified. Pero itong pumalit na si John Castriciones, wala. Lawyer siya. Based on doon sa lumabas na records, PMAer pala ito dati. Pero lumalabas, hindi siya nakatapos sa PMA kasi na-involved siya sa hazing ng isang kadete na nag-anak ng isang general, Ramos, no? Not General Ramos of Fidel, no? Pero iba pa. And because of that, according to records, the military court convicted him at ang kanyang parusa ay 5 years hard labor. 82 yan, 1982. Pero bago pa matapos yung pag-serve niya ng 5-year term niya, pinardon siya ni President Corazon Aquino. Kaya na baliwala yung kasong ito. Eh, tanong nga namin, kung ito'y lumabas na during the commission on appointments hearing process, hindi dapat inalam, ano ba yung pardon? Was it absolute or conditional? Kasi kung absolute, kung conditional po, hindi siya pwedeng i-appoint sa any elective or appointed position in government, no? Hindi na i-erase yung kanyang conviction, bunga nung pardon. Liban doon, may conflict of interest din. Eh, alam po natin ngayon na may pending issue yung Hacienda Luisita sa distribution ng land. Eh, ang nag-issue ng pardon ay no less than Corazon Aquino. So, baka may utang na loob pa yan sa kay Pangulong sa pamilyang Aquino para yung problemang festering problem regarding the distribution of land as ordered by the Supreme Court against na in order niya sa DAR ay wala pa rin. So, ibig sabihin, na nag-aamba kami na ito yung mga maaring naganap at nagaganap.